So Luma Boss, parewasapin na naman ang ating pag-uusapan ngayong araw. Etong bagong project talaga mga boss sa lumabas lang talaga noong February 26. So ngayon mga boss, i-review natin. Actually nag-invest ako dito kasi talagang nagustuhan ko ito. And syempre magiging familiar din sa inyo yung mismong project na ito kasi mabilis lang siya and madali lang siya mga boss matutunan. So let's go! Mga boss, eto nga si Mage Wars SC Economic Game, yung mismong bagong project na i-review natin, na as you can see, nandito tayo sa mismong official website nila. And meron din tayong naka-invest dyan kasi you know, nakita nyo naman sa may gilid, meron tayong plus 870 or 897 mana per hour. So etong mana, parang eto yung magiging earnings natin, tapos i-convert natin siya into rune, tapos rune to BNB. So makikita nyo mga boss, actually ayan, so ilalagay mo dito yung amount ng BNB mo, kunwari 0.012, then meron tayo dyan na 600 rune. And then yung rune naman mga boss, siya yung ibibili mo ng mga towers dito. As you can see, meron tayong pinakamababa dyan mga boss na 500, meron tayong 1.5k, and ayan, hanggang sa pataas ng pataas. So kapag mas mataas yung binili mo, mas mataas din yung ma-earn mo per hour and per day dito kay Mage Wars. So as you can see, meron tayong total investment dyan na 6.4 something BNB. As of now mga boss, and yung mismong total medias natin dyan ay 82. Yung total towers natin na mga binili overall sa mismong project na ito ay 38 sa ngayon. So ayun, kapag ikaw naman ay nag-invite sa mismong project na ito, which is si Mage Wars, so makikita mo yan dito sa partners. So kapag kinopya mo yan, ayan, na-copy mo na yung mismong link mo. So pwede mo na siya mga boss, i-share sa lahat ng mga community, friends na gustong sumali dito kay Mage Wars. Siyempre makakakuha ka rin mga boss ng 7% of rune and 3% of mana dito sa mga na-refer mo under your referral link kay Mage Wars kung sila ay magdi-deposit. Makikita mo din mga boss yung mismong affiliate statistics mo dito. Ibig sabihin kung magkano yung na-earn mo from your referral. So for every 50 invited friends, you get an additional 0.5% for your daily income. So tataas yan kapag na-reach mo yung quota na hinihingi dito kay Mage Wars. So ayun, in terms of community, napaka ano naman mga boss, napaka you know, napaka active ng mismong community ni Mage Wars. As you can see, meron sila dito and pwedeng-pwede ka mag-join. So nasa 8,624 members yung mismong total na sa loob ng community ni Mage Wars. Yung kagandahan dito actually, kasi mukha siyang Tower Pizza. So sa mga napanood na or nalaman yung mismong project na Tower Pizza, so napakagaling nung mismong dev na yon kasi napakataas and talagang kumbaga to the high level yung mismong naging TVL doon. So yung mismong concept na mismong investment ni Mage Wars, parang ganun lang naman ng Tower Pizza. Siyempre, pero yung mismong image or graphics mga boss ng mismong project, siyempre mas kumbaga kinultivate and mas pina-improve and pinaganda naman talaga. So nakikita niyo naman mga boss, talagang pinaganda yung mismong concept ni Mage Wars. So ayan, pwede mo rin kumbaga i-follow yung mismong Twitter nila and syempre yung audit, makikita mo meron tayong dalawang audit dyan. Ayan, so yun, meron tayong unang audit from InterFi Network. So yung mismong smart contract audit ni Mage Wars, makikita mo din dito mga boss, pwede mo rin yung basahin anytime you want kasi ilalagay din natin dyan sa mismong description box sa baba nitong video na ito. Another thing, yung mismong dice stamp, which is yung Mage Wars, yung mismong audited by George, yung mismong isa sa mga owner ni dice stamp team, which is nakita nyo naman mga boss, nag-launch siya, diba, noong February 26 lang. And wala namang masyadong nakita na backdoors or any red flags in terms of this project.
So overall, yung mismong kumbaga performance and status ni Mage Wars, maganda siya mga boss. And pasado din siya. So yun, napakabilis lang talaga mga boss. And syempre kapag napuno ito na parang bilog-bilog dyan, kasi meron tayong 79% dyan, so i-collect mana mo lang siya mga boss. May gas fee yan, pero konti lang, less than $1 lang naman. Then papasok yan mga boss dito kay mana mo. Eto, makikita mo rin yan. So pwede mo na siyang ma-convert into rune. Then yung rune, pwede mo na siyang ma-convert into BNB. So ganun lang mga boss yung conversion dito kay Mage Wars. So meron tayong arena dito mga boss, pwede ka rin mag-participate dito. Meron tayong mga difficulty dyan, from easy, medium, hard. Syempre kung gusto mo rin manalo, mas mataas yung mismong winning rewards dito, syempre sa hard. Pero syempre yung difficulty, hard dyan mga boss. Meron din tayong mga information, syempre guide na pwede mong sundin para hindi ka magkamali dito kay Mage Wars if sasali ka talaga. So meron tayong don't forget to collect mana per day mga boss. Once a day ka lang makakapag-collect kapag napuno ito or naging 100%. Take note mga boss, kapag hindi mo na-collect yung mismong mana mo dito kay Mage Wars after a day, so hindi yan mga boss automatic papasok sa mismong wallet mo. But of course, you have to collect that. Hindi mo yan magagalaw mga boss kung hindi mo i-collect yung mismong mana mo dito. So bookmark this control D daw sabi. Ito, pwede mo siyang isave para naman hindi mawala yung mismong website sa mismong if you're using Android, syempre, or if you are using a desktop PC or laptop with this project, which is MageWars.io. So sa mga gusto dyan mga boss, sumali dito kay Mage Wars, kopyahin mo lang ang aking link na nasa baba dito ng mismong video na ito, and syempre mag-invest ka. So kung nagtatanong ka kung magkano yung pinaka minimum dito, actually sa pinakang open level 1 ng tower, that's 500 rune. So magkano yung 500 rune? That's 0.01 BNB. So magkano yung isang BNB ngayon? To ayan, nasa 3.04 United States dollar or USD yung mismong pinaka minimum investment dito kay Mage Wars, which is the level 1 Guild of Fire, diba? So yun mga boss, actually napakamura lang talaga, around siguro 165 ganon yung mismong presyuhan ng minimum investment ni Mage Wars dito sa mismong project na ito. So actually ako, kung nagtatanong ka, kasi ako talaga level 3 yung mismong nilagay natin dyan. Ayan, dalawa pa yan mga boss. So yung na-earn ko dito approximately mga 5 to 15 ganon per day yung mismong nako-earn ko dito kay Mage Wars using my investment na nilagay ko nga dito sa mismong project na ito. So yun, ano pa mga dapat nating malaman dyan? Itong may characteristics, ayan, alter mana, spells, and ito pala na cell tower, ito yung parang ibebenta mo na mga boss, yung mismong mga investment mo dito, parang gusto mo nang mag-pull out or gusto mo nang mag-TP, click mo lang yan na cell tower. So meron din tayong partners, meron din tayong guide if you need any more information or parang naguguluhan ka pa dito kay Mage Wars project, pwede mo rin mga boss i-click etong guide nila. So in terms of snow, ayan, parang ano lang yan mga boss parang graphics lang naman talaga, di ba? So click natin yung snow, mawawala yung snow sa background. Click natin yung snow, ayan na naman yung snow, di ba? Parang ano lang yan mga boss, parang design lang dito kay Mage Wars. So syempre kung gusto mo ding mag-exit or gusto mong alisin yung mismong wallet mo dito kay Mage Wars, click mo lang itong exit natin. So overall, maganda yung performance na mga pinapakita ni Mage Wars, kaya kung gusto mong sumali dito, maganda siya and recommended ko siya kasi bagong-bago pa lamang. So thanks so much for watching. I hope naman na makasapanawasapin natin yung hours. So don't forget to subscribe sa ating YouTube channel for more videos to come. So this is Sammy Soy Clips. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Shoo!